muna natin ang ilan sa mga kapamilya natin from different parts of the world na may ganitong kwento ng pagkakaibigan at pag-ibig. From London, UK, we have RJ and Aimee Calayag. At mula naman sa Melbourne, Australia, Geela, Chee. Hello! Hi! Hi! Siyempre, magsimula muna tayo kay RJ and Aimee. Nabalita ko, high school pa lang ay magkaibigan na. Kwentuhan niyo naman kami paano nagsimula yung love story. Schoolmates kami nung high school and nakilala ko si RJ through our common friends. And yun, nag-start na kami maging close that time. Pero hindi ko ina-entertain yung idea na nanliligaw na pala siya kasi bata pa kami nun and hindi pa pwede. So, ayun. And eventually, nung nag-college kami, naging constant pa rin yung communication. Dumating yung time na may something happened na kinailangan niyang pumunta ng UK at mag-stay na siya dun for good. So, naging long distance din yung parang relationship pero hindi pa official. Then, naging kami after college na, dun na yung naging official yung relationship namin. This is for RJ kasi I feeling ko nasa lalaki dapat yung unang move na she's more than just a friend to me. Kailan yung realization na yun? Tagal, more than 10 years effort since high school. And then eventually bumigay din. Nakulitan na siguro kasi ano yung pinakamabigat na challenge na hinarap ninyong dalawa? Yung naghiwalay kami kasi my parents decided na dali na ako dito sa UK. So yun yung pinamahirap yung distance, communication. I decided na lang na uuwi na lang ako ng Pilipinas to try to get things better. Para nanligaw ulit. After 10 years, nanligaw ka ulit. Para restart. Then eventually, yun nga, bumigay din. Nag-propose na. Then ito na ngayon. Magkasama na kami. Kaya nga, di ba? After the long journey, in the end, kayo din na nagkatuloy. Ang ganda naman ng story na yun. Pero syempre, ito naman, tatanungin natin si Geela. Hi, Geela. Hi. Hi to me. Syempre, alamin naman natin kung paano na-develop ang pagmamahala ni Geela sa love of her life na si Brian. Paano nga ba, Geela? Before ko nakilala si Brian, I was actually engaged. And then 4 months before yung wedding nung namin nung fiancé ko namatay siya tragically. And after that, syempre, sobrang sakit. But hindi ko na-realize na after that na mai-inlove po pala ako. So actually, yung late fiancé ko, pinakilala niya sa akin si Brian nung na first ko siya na-meet nung nag-travel ka ako dito sa Australia. Tapos, ayun, because of my PhD, nagkataon na dumaan ako sa Melbourne, like a year after that. Tapos, free siya, nagkataon. Tapos, nag-hangout kami. From then on, parang nag-chat-chat na kami. Again, long-distance friends muna. Tapos, fast forward a few months after that, nag-decide siya na mag-holiday sa New Zealand, which is where I was before. Na-realize namin na nag-click kami as more than friends. So, ayun. And fast forward na naman, ang bilis na lang pangyayari, na-engage na rin kami. Tapos, again, fast forward, kinasal rin. Parang in the end, kayo pala talaga para sa isa't isa, no? Kayo yung tinamana ni God. Pero para sa inyo, Geela and of course RJ and Aimee, ano yung tingin yung advantage na starting off as friends tapos developing it into a relationship na lovers? I got to know him better before maging kami as a relationship and now as husband and wife. So I think that was really helpful. Yeah. Kayo naman RJ and Aimee, yung relationship namin, para pa rin kami magbarkada. Parang high school pa rin. So, tuloy-tuloy lang. So, pag may mga problema, mabilis lang na nasusolve. Kasi kilala na namin yung isa-isa, 15 years. So. Yes. Yun yung foundation, no?
Nagsimula as friends, kaya solid yung samahan. Alam niyo talaga, love moves in mysterious ways. Minsan yung hinahanap natin pag-ibig, nandyan lang pala, malapit sa atin. Kaya naman, thank you very much, RJ and Aimee and Geela, for sharing your stories. Thank you. In regards mo na lang kami sa hobby mo, si Brian. Hi, thank you. Yeah, nasubra kasi siya. Hi, hobby Brian, who's hardworking right now. Maraming salamat.